Inaasahan na raw ni Justice Secretary Laila De Lima na magtatago si Janet Lim Napoles kasunod ng pag-issue ng arrest warrant para sa kanya at sa kapatid niya si Reynald Lim. Naniniwala si De Lima na may nagtip kay Napoles tungkol dito. Paiimbestigahan niya raw ito. Sa ngayon, patuloy rin ang pagsuyod ng mga tauhan ng NBI para mahanap ang magkapatid. Hindi raw sila bibigyan ng special treatment oras na maaresto. Makibalita tayo kay CJ Turida. Iniisa-isa ngayon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang mga lugar na maaaring pagtaguan ng negosyanteng si Janet Lim Napoles, ang itinuturong na sa likod umano ng 10 billion peso pork barrel scam. Tinaghanap si Napoles at ang kanyang kapatid na si Reynald Lim matapos ilabas ng Makati Regional Trial Court ang arrest warrant para sa kanila. Kaugnay ito ng ilegal na pagdetine umano ng magkapatid sa pork barrel scam whistleblower na si Ben Hurlui. Walang inirekomendang bail o piyansa ang korte para sa kasong serious illegal detention ng magkapatid. Alam ni Napoles na aarestuhin siya at siya mismo ang kumumpirma nito sa GMA News. Nananawagan ng NBI sa magkapatid na sumuko na para hindi na raw lumala ang sitwasyon. Binalaan din ng NBI ang mga kumukupkup o kukupkup sa magkapatid na maaari rin silang makasuhan. Ang arrest warrant po is effectively an HDO already. Kapag may warrant of arrest, kaya nga po, inalerto ko rin ho kagabi yung BI. Since may warrant of arrest na, hindi sila pwede basta-basta maka-alert. Kasi once they are spotted in any of these ports, in any of the airport, kailangan i-report ka agad, i-alert ka agad ng BI. Ang NBI. Ang abogado ni Napoles na si Attorney Lorna Capunan, hindi raw alam kung nasaan ang kanyang kliyente. We are still telling her there are legal remedies under the law. Me on the humane side, on the human side, I can understand kung bakit hindi naman siya magsusurrender. Sapagkat ito namang sistema na yan, no? Eh, talaga naman kulang na kulang sa transparency. Oras na maaresto ang magkapatid, posible na raw isagawa ang arraignment ng kaso. Hindi rin daw sila bibigyan ng special treatment. Nitong Marso, na-rescue umano ng NBI si Ben Hurlui matapos ang tatlong buwang pagkakakulong umano sa isang condominium unit ng mga Napoles sa Taguig City. Ayon kay Lui na dating empleyado ng Napoles, ikinulong siya ng amo para raw mapagtakpan ang maanomalyang paggamit umano ni Napoles sa ilang peking NGO para makakubra ng pera mula sa pork barrel ng ilang mambabatas. Pero, ayon sa company ng Napoles, kusang loob na nag-retreat si Louie at hindi nila ikinulong. June 10 nang i-dismiss ng korte ang kaso. Pero, umapela ang NBI at ang company ni Louie sa DOJ. Naghain sila ng motion for reconsideration. At matapos ang pag-aaral ng DOJ, lumalabas na may probable cause o posibleng may pagkakasala si Napoles at kanyang kapatid. Handa naman daw si Napoles na harapin ang mga kasong posibleng isang palaban sa kanya. Sa kanya mga naunang panayam, paulit-ulit nang itinanggi ang mga paratang laban sa kanila umanong nakaw na yaman. Gate ni Napoles, coal mining sa Indonesia ang pinagmumulan ng kanilang yaman. Yan ho ay pawang kasinungalingan. Sila hong nakakaalam, siya hong magpakita ng ebidensya. Kasi hindi naman ako pwedeng magsalita on their behalf kasi hindi ko alam. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.